Tinatawagan po ng pansin yung mga kasama natin na mga nasa lakas. Tinatawagan po ng pansin para sa ating panalangin, si Mr. Romulo Martinez, Sir Martires. Mr. Romulo Martires. Siya ang magnaway na bigay sa amin ng daan dito na yan sa tulungan kami dito sa aming paninilay-nilayan, pag-usapan dito sa aming pagkatipon-tipon. Salamat Panginoon Diyos sa panahon na ipinigay mo sa amin, lalo na sa lugar na ito na napakaganda at maliwala sa hangin. So, Panginoon, naway itong aking pagkatitipon-tipon, sana'y maipaabot namin ito doon sa aking mga kaisa. Itong aking pagkakaisa ngayon. So, Panginoon, salamat sa lahat ng mga grasya ngayon ang binibigay sa amin. Sa ngalan ng iyong mahal na anak, si Jesus Cristo. Sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Manatili po na kayo lahat para sa ating pambansang awit. Pero sa sinabanan, alam ng puso, sa titin mo'y buhay. Upang hinirang, tulad ka ng matiting sa manlulupi. Di ka masisigil sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong baghaw. May dilagang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang isap ng wataw at mo'y tagumpay na nadinining. Ang bituin na taro niya kailan pa may magdidilim. Lupa ng araw na para te hago un lance life victory.
ngayon, mga kaibigan, sa aking pinagdalaman, masa ang aking pinagdalaman. Sa umagang ito, siguro dinidinig na ng Panginoon ang matagal mo nang pinagdadasal. Na sana, kahit man lang isang tao, ay magkaroon tayo ng magiging tulay para makausap ko ang aking idolo. Kahit tingnan nyo ang aking timeline sa Facebook, Gaylord Esponilla, lahat ng nandun na mga pangyayari, pag hindi si Idol Tico, si Inday sa anak niya. Siguro yun ang ating pinakaantay, mga kaibigan, ang dami nang naghihirap sa ating bayan. Pinamunuan tayo, kinokontrol tayo ng mayayaman. Sa umagang ito, gusto kong ibigay ang pagkakataon na ipakilala sa inyo ang binigay sa atin ng ating Panginoon na magbibigay, magiging tulay na matupad natin ang ating mga pangarap para sa ating probinsya unang-una ito sa Samar. Ibibigay ko sa inyo ang ating pinakamamahal, pinagpipitagang bisita. Parati ko itong mabasa sa dyaryo. Nakabasa ko ang tao ito. Mga kaibigan, nandito ngayon, magbibigay sa atin ng kapaliwanagan sa ating mga mintig, pinimintig sa ating buhay. Aking pinapakilala sa inyo ang ating Red Convenor and Founding National Chairman ng ating Revolusyong Duterte for a Revolutionary Government. Mga kaibigan, si Bishop Nilo Maraming mga dasal sa inyo. Magandang umaga sa inyo. At magandang magpapasalamat sa inyong pagdalo dito sa ating OATHTAKING induction ceremonies para sa Provincial Chairman ng ating Northern Samar na ilitiba kundi si Reynaldo EBDANE. Maraming po rin binabati at nakilala ko ang inyong mga kapatid, si Hil EBDANE at naman si Reyes. Sala sa pagiging kalahok.
doon sa tinatawag nating traditional politics o yung kasalukuyang kanakaraan ng politika sa ating bayan. So, ito po, nagbibigay galang din ako ngayon sa mga nandito ngayon sa aking harapan, sa ating regional chairman for Central Luzon, Guardians, yung Unity Guardians Brotherhood Incorporated. At nandito po ang pinagtitaga natin na kinalala ninyo, si Roberto Reyes. Roberto, Aka. Amay, Bisaya. Kundi 360 degrees.
Pero katulad ng mga analogy o yung paghahambi mula sa konsepto ng mechanics, mechanical engineering, papunta sa pag-apply natin ang konsepto ng revolusyon sa lipunan o sa komunidad, meron pong pagkukulang o shortcoming. Kasi at ibig sabihin ng 360 degrees na paikot-ikot at hindi kumagala, ikot lang ng ikot, wala akong malinaw at pagbabago sa kalalagayan. Wala akong malinaw at pagbabago sa kapahalan. Wala akong malinaw at pagbabago sa interes at lalong-lalo na sa kabuhayan ng mga taong nasa ibaba ng lipunan. So, ang konsepto ng revolusyon ay patakas. Kung siya'y paikot na rin ang spiral, lumalaki yung circle, yung radius ng circle, at patakas siya ng patakas. Ibig sabihin doon, umuunlad ang kalalagayan ng mga dating sektor ng ating lipunan na tinuturing nating masa ng sampalitang Pilipino at binubuo ng 95% ng sampalitang Pilipino ang mga manggagawa, magsasaka, manggagawa sa serbisyo, manggagawa sa industriya, manggagawa sa agrikultura, ang mga maliliit na negosyante, ang mga maliliit na may-ari ng lupa, ang mga maliliit, ang mga grupo ng mga estudyante, kababaihan, yung tinatawag natin maralit at kagalusod, maralit ang nagkakalayunan. Ito po ang binabanggit ng ating kasama ng si Taylor kanina na katulad po niya, ihiranin ko ang salita niya, hindi siguro kami mapakalik. Hindi kami nagkaroon ng natahimikan. Palagi kami binabagabag ng aming konsensya. Kapag hindi kami kumakilos para sa kapakanan ng sinasabi kong halos bumibilang ng 96% ng ating mamamayan. Ang mga nagahari o nagsasamantala sa ating lipunan ay bumibilang ng 0.01. At ang 10% ng ating mamamayan ay nasa labas ng bansa. Kung tayo ay 100 plus million na populasyon, ang 10 milyong mahigit ay nagtatrabaho sa ibang bansa. Ito ang tinatawag na Filipino diaspora. Ang salitang diaspora ay nanggaling sa salitang dispersion, isinabog, ikinala sa buong daigdig. Napilitan tayong kumalaot, napilitan tayong mag-abroad sa iba't ibang daan ng daigdig, bunso ng mahigit na pangangailangan. Kahit na nasasalahula ang ating mga kababaihan, namamatay ang ating mga manggagawang Pilipino sa iba't ibang uri ng pagsasamantala at hira, tinitiis natin yun. Ang salita mo, kapit sa patalib, ay isang angkok na salita na narinigin natin. So, ang salitang revolusyon, sa konteksto ng pinag-usapan natin ngayon, ay hindi naman kailangan maging violente o madigo. Hindi naman maaari itong mapayapa o peaceful. Maaaring ito maging isang sangsa. Hindi kakitaan ng isang antagonistikong ungalia ng iba't ibang mga uri sa lipunan. Patulad ng nangyari noong 2016 elections where 16 million Filipinos recorded by the Convenor ay bumoto kay Pangulong Duterte. It was a peaceful revolution. Nakapagsalita ako sa isang milyong
mahigit ay 1,000,000 mga tao sa Luneta noong meeting the advances of Lulu Duterte. And when you speak before that crowd, you could feel, no? Mararamdam mo synergy. Yung energies na nagkatangyong sa mga isang milyong tao at sumasabay ka doon sa energy na yun na ito ang tinatawag na synergy. But there is a unity between the energy that you emit, but the energy coming from millions of people is of tremendous power. Kaya talagang nai-inspire ka lang magsalisa. So, upon closer analysis and closer study, ang paglaraya sa Spartmatic pala ay nakabawas pa ng 5,000,000 mula sa boto ng Pangulong Duterte. Kung idadagdag natin ang 5,000,000 sa 16,000,000 ng boto sa kanya na record ng Comelec in spite of Spartmatic or despite Spartmatic, bumibilang ng 21,000,000 ang sa totoong bumoto kay Pangulong Duterte. So kanilang nag-uusap kami na kanila yung mga dating mga KN, kabataan mga bayan, yung mga dating mga LFS, League of Filipino Students, natamnan sila ng tinatawag ng national democracy na hindi kakaiba sa tinatawag natin Filipinismo, Filipino ideology, national democracy, isa yan. Kaya nga lang, hindi pa panahon para pag-usapan kung tayo magiging sosyalista, kung tayo magiging isang komunista bansa. Pero saksan po yan, halos wala ng komunista ng bansa. Ang tinuturing na ang komunista ng bansa ay wala lamang maliliit na bansa. Ang bansang Cuba at ang bansang North Korea. The big countries like the former USSR no longer considers itself as a socialist / or a communist country. The People's Republic of China, likewise, no longer considers itself a socialist or a communist country. Ganun din ang mga bansang Eastern Europe, kagaya ng Poland, Czechoslovakia, Romania, Yugoslavia, at marami pa iba ay hindi na itinuturing ang sarili ng mga socialist at bansa. So, dilililaw ko na ang ideolohiya ng Pilipinismo, ang konsepto ng isang bansa, ang konsepto ng isang Estado o gobyerno, at ang konsepto, bansa, nation, at saka Estado, plus state, were already formulated and forms during the early and late 1880s in Madrid and in Barcelona in Spain by Dr. Jose Rizal and company. Ibig sabihin, yung isang progresibong sangay na mga ilustrado ng mga nakapag-aral at galing sa maaluwang na mga uri ng mga Pilipino ay nagtayo ng isang organisasyon sa Europa na tinaturian nilang Los Indios Bravos. Ibig sabihin ito, ang tawag ng mga Pastila sa ating mga Pilipino ay yung mana Indio. It's a pejorative and insulting term. Pero ganun pa man, ginamit ng ating mga ilustrado ang salitang Indio, pero nilagyan niya ng Bravos. Siguro mahalata yung hindi sabihin ng The Braves, mga matatapang, mga magigiting na mga Pilipino.
ang salitang Pilipino ay hindi pa nagagamit doon sapagkat ang salitang Pilipino ay tumutukoy sa mga Kastilan na yung pananak sa Pilipinas at mga Kastilan na yung pananak sa Iberian Peninsula. Kaya Peninsulares at saka Insulares. Yan ang pamana. It is very clear that the Filipino ideology, the Filipino concept of a nation, and the Filipino concept of a state was already formed in the minds and the imagination of these early intellectuals and early illustrators of the Filipino nation. Ganun talaga ang pag-forma ng isang bansa. Nagsisimula muna sa larangan ng ideology o sa larangan ng kaisipan. In any society, there are always two kinds of individuals, or two kinds of people. The men of ideas and the men of action. The ideal situation is that when we build cadres or Revolusyong Duterte, ang salitang cadre, ang ibig sabihin nito, pinagsasama sa isang tao, sa isang katauhan, ang katangian ng isang taong maaari siyang mag-work out ng mga ideas sa larangan ng ideolohiya. At ito ay kanyang naisa sa praktika sa larangan ng pagkilos. The ideal leader that we want to develop under Revolusyong Duterte for a revolutionary movement is one who combines in his persona being a man of ideas and being a man of action. But you cannot apply this in practice in society if you do not have the capacity or the quality of bravery, courage, and audacity. So when Napoleon Bonaparte was asked, one of the greatest generals of all time in world history, he was asked, "General, what do you think should be the qualities of a great leader? Not just any leader, but a great leader." And suddenly, Napoleon Bonaparte, suddenly, audacity. Dr. Benz can include a word in audacity, which in French is audace. But generally, is it the only quality that you think that a leader should possess? What other qualities would you like to add to those three words that you mentioned? Sumagot niya si Napoleon Bonaparte. Inulit niya yung audacity. In short, dito sa ating lingkuhan ngayon, na ating pinapasinayaan, na ating iniindak, magkakaroon tayo ng OATHTAKING induction. The overwhelming and the overwinning and the overriding quality of the leadership that we want to be provided under our provincial chairman, Reynaldo P. Ebdane, is audacity. Because even if you have the brilliant ideas, even if you have the best programs, you will not be able to apply and practice and to lead the people if you do not have the audacity. Because for so long a time, as in the study of 120 years, from Aguinaldo in 1896 to Aquino III in 2016, is 120 years. Meron mga lumaban sa umiiral na paghahari ng mga ilustrados at saka ng mga oligarko na
lalong tumitibay ang paghahari ng mga trapo at mga oligarko. Dahil walang nag-challenge at umahamon sa kanilang pananatili sa kapangyarihan. Therefore, Revolusyong Duterte is the biggest challenge that is now in our society. To challenge the existing powers of the traditional politicians or the trapos and the oligarchs na nagpapagalaw sa kanila for the last 100 years of our existence. Kaya ang binibigyan ng diin ng tapa ang kapitig ay sapagkat through the long years of exploitation, through the long years of exploitation, and through the long years of oppression, and through the long years of suppression of the rights of the 95% of the population of the people, there was never a successful revolution. There was never a, because the revolution that was started by the Fascio, who, in organizing the Katipunan, became the man of action that applied the ideas of Rizal in Philippine society and became the first president of the first Philippine Republic with its own armed forces and with its own government. Yung po, 1892 to 1896. And in 1896, with the Heroes Convention, the first rigged and fought elections in the Tejeros Convention in Cavite province ay inalis sa kapangyarihan si Bonifacio at pinapatay pa later on. Ang ibig ko sabihin, from 1896, ang pangalawang pangulo nag-establish ng isang revolutionary government ay dinti bakundi si Aguinaldo. Kaya ang bilang ng taon natin, yung naudlot at hindi tapos na revolusyon ni Bonifacio ay tinutuloy ngayon ng isang Duterte. Bakit revolusyon Duterte? Sapagkat si Duterte, bagaman nabibilang sa uri trapo, tinalimuran niya ang kanyang uri at sinabi niya, I am a nationalist and I am even a socialist. Ay not a communist. Ang ibig lang niya sabihin, if you have socialist ideas, maaari mo namang hindi diuturing na komunista kapag ikaw ay hindi member ng Communist Party at hindi mo sinusunod ang pagtataguyod mo ng sosyalismo sa pamamagitan ng armadong pakikibaka. Ganun naman ang difference ko. Being a socialist and a communist. Pero paano nagkaroon ng mga ideas na ganoon si Duterte? Si Duterte ay anak ng isang cabinet member ng Pangulong Marcos ng General Services. Si Duterte ay anak ng isang governor ng Greater Davao, meaning Davao Occidental, Davao del Norte, Davao del Sur, Davao Oriental, and pagposte sa bahay. Lahat yan sa ng pagiging gobernador ng ama at tatay ni Rodrigo Duterte. Pero nakapag-internalize si Duterte in his person. The supreme value of the Filipino people and the fundamental values of the Filipino ideology. How? Nung siya ay nakabalik sa Ateneo de Davao, ikadala siya sa tatay niya sa Lyceum of the Philippines. E nagkataon, ang national chairman ng kapatahang kabayan mo ay si Jose Maria Sison. At ang inyong lingkod naman ay General Secretary ng kapatahang kabayan. Later on, when Jose Maria Sison became the national chairman of the Central Committee of the Communist Party of the Philippines and the New People's Army,
Ang inyong likod naman ay naging founding na General Secretary ng CPP-NPA and later on meron ng NDF. So, I later on also became the National Chairman of the Kabataan ng Bayan. Nagtuturo si Jose Maria Siso sa University of the sa Lyceum of the Philippines. Ako naman noon ay nagtuturo sa University of the East bilang bahagi ng aming programa to expand the Kabataan ng Bayan. So it was in his plea an officer and a member of the Kabataan ng Bayan that President Duterte imbibed or internalized the supreme value that the Filipino people is the supreme value of the Filipino ideology. Ang tataas-taasang pagpapahalaga ng isang Pinoyhiyang Pilipino o Pilipinismo ay dilitiba kundi ang sambayanan ng Pilipino. Paano niya yung choice to express? If you destroy the Filipino youth through illegal drugs, I will kill you. If you destroy the Filipino family, which is the foundation of Philippine society, I will kill you. Sabi ng president. That was his way of expressing this as boxing. That is his way of expressing his commitment to the supreme value of the Filipino ideology. What are the other fundamental values to which Duterte adheres to? Number one, tayong hari at hindi tayo nililitahan ng sino sa mga dayuhan sa ating sariling bayan, which is reflected in his independent foreign policy. Siya lamang napasama ko rin in later years to President Marcos when I was propagating the Filipino ideology sa mga armed forces of the Philippines and Philippine National Police. Hindi ko nakita sa kanya yung derecho defiance against the foreign powers, especially the United States, even Russia, even China. So, dun sa first of the three fundamental values, tayo mari, hindi tayo pwedeng diktahan ng sino mang dayuhan sa ating sariling bayan. Bagkus, siya lamang ang presidente na alam niyang laruin ang Russia, laruin ang China, laruin ang Estados Unidos para sa interes, sa isusulong ng interes ng sambayanang Pilipino. Anong pangalawa? Sinisimulan na niya ngayon ang nationalist industrialization at tinutulungan na niya ang mga kapitalista mga Pilipino na tayong mga Pilipino ay dapat siyang mag-ari, hindi ang mga dayuhan, na siya nagmamay-ari sa ating kabuhayan at sa ating likas at yaman. Pangatlo, tayo ay kailangan magkaroon ng social comfort ng pagkakaisa sa ilalim ng isang tunay na Filipino ideology o Pilipinismo. So, yun po ang dahilan kung bakit tinawag natin Revolusyong Duterte. Because the moment that Duterte was elected President of the Republic of the Philippines, a revolution was launched. Kaya na, sa pagtataguyod yan ng Revolusyong Duterte, ang daming balakid. Kasi sa loob ng 120 years na yan, sinasabi ko, they are flowed ng mga lamang na antipiktoso at saka dysfunctional na mga political institutions. What are these examples? What are the examples of these political institutions that can never be corrected under the present system, no matter how many times we change our constitution, or even if we shift to federalism? Number one, the electoral process. Ang paraan ng eleksyon, simula pa sa Tejeros, kung dinaya sa Municipio ni Aguinaldo sa Tejeros Convention. Sunod-sunod na yan. Dahil ang mga nagaharing uri lamang ang siyang nananalo sa eleksyon. So, let us not bank on the electoral process.
because we have discovered a way through which the democratic rights of the Filipino people would be asserted. And that is none other than a revolutionary government. Kaya maraming malapit na katulad halimbawa ng control ng 50, only 50 families control 95% of the wealth of this country. Anong magagawa natin? Ang mga traditional na mga politikong pinagagalaw nila sa mga probinsya ay bahagi lamang ng mga pinagagalaw ng mga oligarko na nagkocontrol ng 85% of the national wealth. Anong magagawa natin? Unless we change this. Ito lamang dalawang argumento nito. Magtaka pangatlo pa, ang kawalan ng justisya mula kay Reynaldo hanggang kay Aquino III, walang tunay na justisya o katarungan ang natatago ng mga pangkaladikong tao, the 95% of our people. And therefore, ito lang tatlong argumento na ito, mga kasama, ay sapat na upang ma-justify natin na kailangan itayo, establish, and to declare a revolutionary government by President Duterte. Okay, ano naman ang revolutionary government? A revolution consists of two important exercises by the people in the state of the two great universal rights. The first right, universal right, is the right to revolution of all peoples. Lahat ng mga tao na inaapi, pinagsasamantalahan, ay may karapatan mag-revolusyon. Okay. Pangalawa, the right of the state to preserve itself. If Duterte is a gift to the Filipino people only once in a century, the convergence of pagtatakbo ng revolusyon ng masa, revolusyon Duterte, at saka yung pagtatanggol ni Duterte sa kanyang kasalukuyang estado mula sa mga destabilizers at saka sa mga assassins ay nagtatbo ngayon. It only happens again once in a century. So we have only 3 years to go. Tatlong taon na lamang natitira kay Duterte upang magawa natin ang tatlong bagay na magkukumbinsi kay Duterte na kailangan niyang ideklara ang isang revolutionary government. Number one, umiikot kami ngayon sa buong Pilipinas, nagtatayo ng mga provincial councils, municipal councils, city councils, down to the barangay councils. Upang sa ganon ay magkaroon ng overwhelming mass movement, overwhelming clamor o pagsigaw ng taong bayan para magdeklara na si Pangulong Duterte ng isang revolutionary government. Pangalawa, ano ang pangalawang mahalagang sangkap ng revolutionary government? Ang suporta ng AFP at ang suporta ng PNP. At ang mga guardians ay siyang susuporta sa kanya bilang People's Militia na bumibilang ng 11.5 million. Ang force multiplier natin doon sa unang component ng overwhelming mass movement, meron tayong force multiplier patulad ng Council of Patriotic Forces, revolutionary government under Colonel Reynaldo Apawata at ang kanyang kapatid na siyang namumuno sa KKBP, kinusap kayo si Paradiro Filipino, Movement for Filipino Ideology, na itong 7 milyong mga Marcos loyalists ay sasama sa atin at dagdag sa 11.5 million, meron na tayong 18 million. Ang Balumans o indigenous peoples ay inoorganisari natin para sumama at mapabilang din sa force multipliers ng revolusyon Duterte o revolutionary government. And the third important component is the political component.
Kasi aalisin namin ang Kongreso, aalisin namin ang Senado, pupuntahin si Pangulong Duterte lamang ang mayroong kapangyarihan ng kumuha ng mga batas. Pero there will be a council of advisors who will advise the President, the best and the brightest in our society. The best, the brightest, and the bravest. Kasi hindi na sila natatakot kayong tumulong. Marami, hindi naman sila takot doon. Asal lamang daw sila sa mga sa traditional politicians. If ever a revolutionary government, sabi ng mga nakakausap kong abogado ng kampanilya, ng mga magagaling ng mga abogado, sabi nila, we are willing to help the President draft laws. Even for free, there are many brilliant economists, there are many brilliant financial experts, and brilliant monetary experts na tutulong sa ating ekonomiya. There are brilliant agriculturists from the Los Baños branch of the University of the Philippines who are willing to help the President with regard to the rice problem in order to fight the rice cartels. Mabumobilisa ang tatlong B sa ating lipunan. The best, the brightest, and the bravest only through a revolutionary government. And remember, yung tatlong C, kailangan committed, clean, and competent, clean of all taint, of any taint of illegal drugs and corruption and criminality. And ito po ang responsibilidad ng ating provincial council in Northern Samar that will have to build municipal councils, city councils, cities. Wala tayong sulat dito sa Northern Samar. Wala. So, there is no city in Northern Samar. And mind you, this is not an insult. This is not an insult to the Philippines that the people of Northern Samar, that it has always been regarded as the poorest province of the poorest region in the entire Philippine archipelago. Why? It is the true, no fault of your own. But through the fault na mas masindi, mas ganit ang mga oligarko at saka mga trapo dito sa lalawigan ng Northern Samar at sa buspong region ng Region 8 ng Samar Lake of Mar. So, that is the challenge. Challenge to our provincial chairman and to the people who will compose his staff so that we will bring about a new government. Meron tayong component na papalit sa judiciary kapag kailangan palitan, pero hindi naman madi-disrupt ang administration of justice. Meron tayong mga papalit doon sa mga 1.5 billion bureaucracy na talagang talamak na sa corruption at pagsasamantala sa sambay ng Pilipino. Mag-apply ka lang ng permit, mag-apply ka lang ng license, mag-apply ka lang ng certificate, marriage certificate, death certificate, puro corruption yan. Kaya, tatlong component, overwhelming mass movement, the military component, and the political component, yun ang ating pagyayamanin. And then we will go to President Duterte. President Duterte, we are prepared. Handa na kami. And we have a timetable. Handa na kami. And with that, maraming maraming salamat po sa inyo lahat. Mabuhay! Again, sir. Hindi ko na po kayo yung isa-isahin na papakilala. Una-una, hindi ko kayo gano'ng kapusado. Ang kapusado ko lang ay si Boss Amay. Yan po ang ipapalala ni Boss Amay sa kumisa ng Bohol. Alam ko si Boss Kamay. Ano ko magpapakilala sa inyo?
hindi niya alam, isa ako loyalist ni Aral. Kasi ang tatay ko, Marcos loyalist. Dati ang KB chairman. So noong kinikap si Apo Marcos, kasama ko na si Boss Amay, ito po, pinito ako dito sa taong ito. Ito ang kamag-anak talaga ni Ricardo Dalisay. Alam niyo ito, maraming kamag-anak ni Ricardo Dalisay. Yung sinasabi ng kapatid natin na ayaw niya may naaapi. Ganun din si Boss Amay. Ganun din si Bishop. Kaya kayo lahat ito, kamag-anak natin na kapatid na natin. Kaya nasan sa ito. Ngayon, sabi ko, pinakamagaling si Boss Amay. Kasi nung nagsasalita, SULO! Ganyan. Patatagda mo sa BTM kalaw. Ito yung kauna-unahan kong natikman ng tear gas. Nung sinabi ni mga kasama, SULO! Pupunta kami lang ulit. Dahil kinalaman kami, papuntang Malacanang, dadaan kami doon sa kaya ng Reyes. SULO! Ganyan. Di SULO naman kami. Eh nung dinisperse kami, nakita ko si Boss Amay, tumalunan sa ibang mga jeep. Bakit? Mas mahirap kung mahuhuli si Boss Amay, wala nang mag-militer sa amin. Tama ko ba? So, ako po ay isang militer estudyante, naging KB chairman ako. Tapos, tikatarak talaga ako. Nag-aral ako sa University of Taste. Noong inabolish yung kabataang barangay, kami ang kauna-unang sangguniang kabataan chairman. Tumakbo ko sa ano, sa palo kanina kahit na hindi mo ako tagaroon. Siguro, yung aking dugong politiko nandun pa rin. Kasi ang tatay ko naging kapitan, naging konsihal ng bayan din sa amin. So, nag-skate chairman ako, simple lang ang kampanya ko. Doon. Kasi, doon pala sa Sampalo, marami palang inungano. So, greening ko lang sila na kata kayo, na parang na Ilocano, na ibang na labi. Eh, nandun pa rin yung regionalism. Kaya kahit na tigaroon yung kalaban ko, yung mga Ilocano, na butante ng kabataang barangay, isang kulit ka ba lang, ipinoto ako, nanalo lang ako ng 9 votes. Yan. Kasi yung mga tigaroon naman sa Sampalo, katabi-katabi lang ang pendula. Lagi rin nung nag-aaral ako sa iyo, leader estudyante nato, nakikita na nila ako nagrarati na nilalabanan yung Aquino government, panahon na ni Cory, hindi na pa panahon ni Marcos. At naging katulad ni Bishop, naging KM naman ako, naging LFS. Bago ka maging KM, tataan ka muna sa LFS, magiging kabataan, makabayan ka. Katulad ni Dino Duterte. Ngayon, nung namatay ang tatay ko, nagkonsiyal naman sa amin sa probinsya, uuwi ako. At itinuloy ko yung pagiging nagbarangay kagawad ko na ako, 1994, hindi ang pagkakaroon, 1994, ganyan. Tapos 1995, nagkonsiyal na ako sa bayan ng Herona. Katulad ng mga kasamaan ko rito na naging PCL president, at saka si pasensya na, hindi ako masyadong nandun sa pahalan, ano. So, ayun, naging tumago ang vice way of 2001, 95, 98, 2001, natalo akong vice mayor. Ang ikinatalo ko, pera ng wedding. Kasi nung araw, binabanatan natin ang wedding. Binibigyan kami ng pera ng wedding, SOP, suhol, ganyan. Hindi ko namin tinatanggap. Yung pala, yung pera ng wedding, yung pala ang ikakatalo namin. So, sa sama ng loob ko, sabi ko, pera ng wedding ang nagpangka kami ng wedding, kami tatlo. Ito, talagang katuwa lang. Nagpangka kami sa Pangasinan, labing dalawang bayan. Muntik na akong nirate kami, ang nagligtas sa akin yung katulad ni Boss Amay, meron siya niya, Gadgets, yun ang rate, Gadgets. Hindi nila alam ako yung operator. Panahon ito ni Era bago magpatalsik si Era. Sinubukan lang namin dahil sa sama ng loob namin, nagbakas-bakas kami.
malaking pera pala talaga sa wedding. Sa totoo lang. Ang nananalo sa probinsya ng Tarlac, ang ginagamit nila puhunan, pera ng wedding. Totoo po yan. So, muntik ka kung nahuli, nakatakas lang, pinatakas lang ako ng mga gutters, hindi nila alam, ako pala yung boss. So kung nagtuloy-tuloy sana, wedding room na sana ko. Pero, ganun ka ba? Buti na lang, hindi ako naging wedding lord. So, 2004, balik ako doon siya. Tumakbo uli ako. At, nanalo, tumakbo uli 2007, vice mayor. Pa, si Pwerte na po. Yung boto ng mayor, mas malaki pa yung boto ko. Ha? Dahil ang nagpanalo sa akin, ang guardians sa bayan namin, tatlo din mo. Ganun karami. Mass marking kami ng guardians. So, dumami na dumami ang guardians. Tapos hindi ako napasya ng iglesia. Ha? Mas malaki pa yung boto ko dun sa mayor. So, naging threat ako doon sa mayor. Mayor ko siya, vice mayor. Nag-aaway na kami. Kasi sabi ko, mayor, maganda kang kapatido, pero hindi ka magandang kapatid. Kasi siya kanina lang, siya na lang. Diba? Maganda na rin, kasi hindi ako nasaktot sa ano, sa corruption. Eh noon, ang tinatanong ko sa wedding, eto, sa totoo lang, 30,000 naman. Yung mayor ko, 100,000. Pero yung 30,000 ko, ikinuha ko ng scholarship program. Yun ang patatanggap. At saka walang politiko, nasasabi niya, ay, hindi ako tumatanggap sa wedding. Ako lang po, umaamin na tumatanggap sa pera ng wedding. Pati yung SOP. Kaya, naging guest speaker ako sa isang malaking universidad sa Tarlac State University. Ang topic ko, unmasking the corruption. Ngayon, paano mo magsasalita? Ha? Eh, hindi ko naman pinagkakailangan. Tumatanggap ako ng SOP. Tumatanggap ako ng pera ng wedding. Ang sinabi ko, sa totoo lang, ako, walang politiko na hindi nagkakataon. Bakit? Pasensya na po kayo kung may tatamaan sa iyo. Bato-bato sa langit, ang tamaan sana. Bakit kayo? Kahit simple lang na ninakaw mo pag nanakaw pa rin. Walang pinagkain niya sa nagnakaw ka ng 5 centavos doon sa 1 million. Tama? O, eto tumatanggap ako ng wedding. O, ibig sabihin, corrupt din ako. Kaya yung sinabi ko sa kanila, kahit yung government employee, corrupt, bakit? Eh, kailangan ng bad paper yung anak niya. Kumuha siya ng bad paper yung anak niya sa kanya. Di ba? Pagmanakaw, ay yung natutulog sa oras ng tabaw, magnanakaw ka rin. O, nagnanakaw ng oras. O, kaya, napagin ko na, kasi may kaugnayan ito sa regulusyong sinusunod natin. Tama? Dahil, nakita naman natin, si Tico, gusto niya ng pagbabago. Ha? Pero yung nakapaningin sa kanya, magnanakaw pa rin. Kahit na ilang mga magagaling na secretary, katulad ni Basco, na tandem ni Boss Amay. Tama ba? Na mahuhusay at malinis ang pagsisilbi. Hanggang yung mga nasa baba niya, mga sindikato. Ano mangyayari? Sa totoo lang, sinasabotahin mo ang ating presidente nung mga nakaupo. Nung araw, punta kami sa Davao ni Bishop, pinatawag kami doon ng mga Davao group. Mga general, na mga konsultan. Kababata ni Pangulong Bicol. Nung pagdating namin doon, Bishop, ano gusto mo posisyon? Titigas, mga general. Ano gusto mo posisyon? Sabi ni Bishop, hindi ko mo kailangan ng posisyon. Malay mo, sinusubukan lang pala kami. Ronda, ano gusto mo posisyon? Siyempre, ano ko si Bishop? Hindi ko mo kailangan ng posisyon.
Okay lang po, kukonsyel po doon sa bayan namin siya. Gusto mo maging mayor? Di po, di po. Tapos yan. Kwento yung ano, yung revolusyon Duterte. Magkano kailangan yung budget dyan, Bisha? Hindi po namin kailangan ng budget. Kaya hanggang ngayon, kung saan-saan kami naghahaginap ng pamasahe, kung isang kayo nagmamagandang no, bilang nyo na sa tabaw na kami, hindi pa kami makauwi. At nag-aantay kami ng ticket namin pa-uwi. Tapos, siyempre, hindi naman kami pupunta sa mga mamahaling hotel. Kung isang, okay na kami ni Bisang, ikikipun kami. Ganyan po kami, uikot kami ng Northern Samar. Certain Luzon. Marami na ho kami narating eh. Kaya talagang sakripisyo po. Kasi pag tumanggap kami ng budget sa Malacanang, wala na po kami pinagkaiba. Di ba? Doon sa mga nandyan sa gobyerno. So, babalik ako. May mga tumatakbo rito eh. Wala silang partido. Dating liberal. Ah, ngayon, sinisigit pa sila. Siguro nakakaamoy. Kung kayo eh. Diba? Pwede ka na nalang. Pero ang naniintigan kayo na tatakbo kahit walang partido. Alam nyo kung minsan, doon sa probinsya namin, nung araw, pirang na pirang, tumakbo akong mayor nun, kinalaban ko yung mayor. At sabi ko, wala po ako, kuwa ko! Wala akong ganting kuwa ko, wala akong pipig kuwa ko, wala po akong akilo! Ang meron lang po kayo, meron lang po ako, kayo. Ako, buwan itong pinaginitan natin ng mga magkakamag-anak na kuwa ko, akilo. Ito lang. So, napakahirap. Ngayon, siyempre nagsusunog tayo ng Revolusyon Duterte, tatanungin ako, ano ng partido mo? Nationalist People's Coalition. Sino po? Dating ko ako. Okay, kailangan mo naman ito. Kung hindi, doon sa amin sa bayan namin, lahat pati independent, huwag ka na toko. Ibigyan kita ang posisyon. Ganun po sila doon. Ibig sabihin, mayor, vice mayor, walang kalaban. Pati konsehal gusto walang kalaban. Eh kung paano kung independent na naman ako? Di ba? Ngayon, sabi na, ang plano nila, pagtatakbo ka, pag-strain na ibinoto mo ang ticket at nanalo ka ang buong ticket, isa-isa ka. Mula niyo, mula ko siya, bibigyan nila ng 100,000 ang barangay. Gusto pala nila 200 daw eh, para strain na talaga. Ibig sabihin gusto nila, hawakan na nila lahat. Oh, ganun ang klase ng politika to. Pinaka-klase lahat, tatakbo mayor, vice mayor, oh, tingnan niya, sabi doon, oh, huwag ka na tumakbo ko, Pepe. Ikaw lang nalang ito sa Philippine Port Authority, sa La Union. Biro mo, ang mag-a-appoint na siya. Si Boss Dico eh. Pero sinasabi, ibig sabihin, doon, ang kuwang ko, pero kuwang ko, ba, gusto na nila sa red ko? Bakit? Siyempre, pag nag-red ko, ba naman eh? O yung poproteksyon na nila yung ano? Kanilang San Miguel Corporation, di ba? So, pag-aralan ka ni Mikey, eto, paano yung sistema ng organizing na ito? Binagkita po ni Bishop. Itatayo ng regional chairman ninyo ang regional council. Pero hindi tayo papakali doon sa dosi-dosi. Bukuha ka ng dosing leaders sa region. Province, ano? Province. Okay, kukuha siya ng dosing. Tapos, kukuha siya ng 12 din sa Municipal Council. Kukuha ka ng leader mo sa bawat munisipyo, yung kukuha mo ng leader, kukuha ng 12. Yung bawat barangay, kukuha ng leader. Isang leader, kukuha din ng 12. Yung 12 sa barangay, kukuha mo ng 12. Piramidin ka. Yung 12, 12 times 12, 100, 44. O, ibig sabihin, may 12 sa kan, 144 sa barangay. Ngayon, kung kayong tumatakbo, walang partido, may partido, organize na yung 12-12 sa barangay. Ilang barangay ang Lavezares? 26. O, ito na lang, 20 na lang, times 144. Mas mabilis ang mga bilang. 2 times 144,
2,882 pa rin. Meron ka na puwersa na 2,000 plus. Malaki na. Ilan ang butante na ito? 20,000? 22,000. Kulang pa. Di ba? O siyempre, kung pakulang ka, nagdalaw na lang. Ngayon, huwag ka magpatalo sa dosi-dosi. Ba't na gano'n mo? O, gano'n mo ang 20. Alam niyo bakit? Mas madaling mag-organize pag sinabi Revolusyong Duterte for a revolutionary government. Bakit? Eh, nag-organize ka, katabarangay. Kasi pagdeklara ng ating Pangulong Duterte ang revolutionary government, si Amay, Vice Governor na wala pang eleksyon. Di ba? Bakit? Sino kaya pa hindi ko? Siyempre yung nagsusunod na Revolusyong Duterte. O, si Chairman naman, Provincial Chairman, o, nilagay na chairman. Ay, tingnan kayo. Nilagay ko yung council, third council. Tapos meron kayo kung sino sa sabarang araw. Pagdiklara ng revolutionary government, take over mo na kanan ang barangay ninyo. Yung 12, barangay 44, take over mo na kanan. Take over mo na yung munisipyo. Tosi kayo. Ilan ang dosya? Walo. Pero paano? Apa, siyempre yung pandalawa, mayor at saka vice mayor. O yung ano, secretary. Di ba? Pagdiklara, pagdiklara, take over na na yung inyong barangay, ang inyong munisipyo, ang inyong kapitulo. Ba, mag-governor, dalawa ng governor. Governor, EBDANE ng Sabales! O, governor, EBDANE ng Northern Samar! O, tingnan niya, alam niyo si EBDANE, ha? Isa lang akong maliit na leader, politiko, regional chairman ako ng PGBI. Philippine Goddess Mother of Incorporated. Si EBDANE po, tubo ang nag-organize ng PGBI sa Sambales. Ito yung ipinalago niya ng mga nakarang halalan. Ha? Biro mo, si Governor EBDANE, sasabihin sa akin, kung siya lang ako, habang sabihin ko pala ako nun, sabi niya, dahil regional chairman ako ng PGBI, itaas ko nga kamay ko. Ba, nagpapataas si EBDANE ng kamay. Itinaas ko na ang kandidato ng Guardian. Ako, ba, nagano? Oh, nagpapataas ko naman yung angel niya na mayor ng kandidat niya. Oh. Kasi ako nung nag-guardian doon eh, ako nag-guardian doon eh, mag-guardians ka na. Matatakbo pala siya kayo, itaas ko nga ulit yung kamay ko kasi nanalo na doon. Kasi yung tinataas mo ang kamay, nanalo. Teka, tayo, itaas ko muna ang kamay ko. Nananay pa nga itong Vice Governor sa Bohol! Amay, Bisaya! So, yung kinapunta sa Bohol. So, ganun po. Yung mayor ng Governor ng Bulacan, si Governor Alvarado, tinaas ko ang kamay na lalo. Ang pagtaas ko, hindi dahil meron ng anting-anting sa pagtaas. Kundi ang itinataas ko pag sinabi, ang kandidato ng Guardians, ba? Ah, 10,000 ang membro ng Guardians sa Bulacan, nanalo. Ganun din sa Bohol. Kaya kayo hanapin ngayon mga Guardians. Eto ah, sa organizing natin, kaya po ako nandito, iniikot ko rin yung mga provincial chairman ng Guardians para maging partner ni Roray. Kasi, yung sinasabi ni Bisha na force multiplier, nag-organize ka ng 12-12, meron pa yung Guardians, nilalaki yung pwersa ninyo. Hanapin niyo yung PGBI, o kaya mga Guardians sa may katak na kilala ko yung Ronda. Kasi naikot din ako dito, gano'n lang yun sa Panay Islands. Dito, hindi ka ano, pero ang provincial chairman natin dito sa Northern Samar, hindi ko pa alam pangalan, kasi nagpalit. Radio broadcaster, commentator ng isang radio station dito. Yan, itatakuin ko yung mga kasuhol para masuportahan ka. Hindi, tsaka maraming guardian no? Mga cancer guardian. Yan, o, kitawa. Cancer. Oo, ang hirap yung tatakan ng dama. So, eto, force multiplier. Gamitin nyo yung pag-o
umorganize yung sa Revolusyon Duterte. Alam mo, ang nangyari sa akin sa politika, parehas kong nangyari kay, ano, pangalan ng kapatid, Gil. Oh, sayang, mayor ka na sana, pero pagiging mayor na, Kuya Gil. Sa pamamagitan ng revolutionary government. Yeah. Alam niyo, kung isang natatalo ng pera-pera eh. Sila ang maraming pera. Tayo, walang pera. Ang meron pa yan, walang kayo yung pakikisama, pakikipagkapwa. Katulad ni Ricardo Dalisay. Katulad ni... Ang pahala mo mo? Ikaw. 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 Kaya ikaw ang tunay na Ricardo Dalisay. So, Paloma. Hello, baka pwede na po guys na sa sana. Pwede ka. No. Kaya kayo walang partido. Ang partido nyo kayo ay pula. Pula. Meron ba kayo dyan? Meron ba? Kalachoke. Alam nyo gusto ko na kayong ano, kasi alam nyo, ang laban sa droga, wala tayong pag-asa. Kahit si Digong sinabi, kahit matapos ang kanyang termino, hindi natin matatalo ang laban sa droga. Ang mag-tatalo na yan, ang solusyon dyan, revolutionary government. Yung corruption, kahit na ilang, ano pangalan yung naunang, ano? Doon sa custom, di ba, nawala si Pedro, pumalit yung isa, kahit na ilang papalipad dyan, sindikado ang malaki yung na dyan. Ha? Ang solusyon dyan, revolutionary government. Bakit kayo? Bakit yung klara ang revolutionary government, yung civil service law, masususpend niya. Pwede mo nang tanggalin yung mga sindikado sa pwede mo nang ipakulong. Yung mga drug lords, ha? Kasuhan mo! Ilan mo na yan? Matagal yung kaso na yan? Matatapos na yung term niya mo? Lalabas na naman. So, revolutionary government pa rin. Tapos, ipasa na yan na firing squad o kaya death penalty. Di umusin na yan ng mga ano? Yung mga drug lords na yan, di ba? Yan ang solusyon. Ha? Yung federalismo, yan solusyon dito. Kasi kayo ang isa sa pinakamahirap na probinsya. Yung federalismo, yan na. Ang ganda na ano, ng yung natural resources nyo. Pero mahirap pa rin kayo. Alam nyo, gabi, hindi ko pa alam yan ang pinakamahirap ang sama. No? Biyari kami. Kahit gabi, sumisilip ako sa bitana. Mahirap yung putin dyan ito na. Una-una, kalsada yung tuning pa rin. Ngayon, nadadagdagan na ng konti. Ang parking area nyo, yung shoulder ng kalsada. Sabi ko, doon mo makikita na naghihirap ang tuning ninyo. So, ang solusyon, federalismo. Ang solusyon, hindi maipapasa ang federalismo sa panahon ngayon. Na ang mga, nandiyan mga congressman, ang mga senador, mga hinayupang na yan, mga interest na nila yung iniisip nila. Walang kapagapagasa. Revolutionary government, dyan pa rin ipapasa ng federalismo. So, election, tingin ko, kumisan, namamagasa tayo. Pero wala tayong pera. Tapos, alam nyo, ang nag-offer sa amin ng Smartmatic kung tumatakong yung regional director ng Region 8, hindi ko lang alam ang pangalan. Ha? Regional Director ng Region 8. Pumunta ko mga siguro mga 10 days before election. In-offer sa akin ng Smartmatic, yung Hocus Pocus ang tawag namin. Ang kasabay kong nandoon, kasunod ko pala, nahuli ako yan. Yung bata ni Espino, Gobernador ng Pangasinan, yung mayor ng Kabanatuan ng Nueva Ecija at mayor namin ng Tarlac City. Ibig sabihin, ha? Nakinabot sila sa Smart Matic. Ako, hindi ko kinagat 150 pesos per voters. Isang photo, 150. Tapos,
Babayaran mo yun. 5,000, hindi kayo pwede tayo kung magkano. Plus, magmamasip vote buying ka pa para i-justify ang pagkapanalo. So kung tinanggap ko pa nga, kung 5,000, 9,000 ang boto ko, 14,000 yung kalaban ko, o di panalo sana ito. Kaya nga, hindi magandang panalo. Ha? Ang kalaban ko, tumastos na 12 million. Ang binastos ko 2 million, pero 9,000 ang boto. Ibig sabihin, itong boto ng bukal sa doon. Walang halong daya. Masaya na ko doon, kaya na natalo. Kasi, kaya ko na pilitang tumakbo, nung sinabi ng tatakbo ko mayor, sabi ng kalaban ko, hindi, hindi tatakbo yan. Binigyan ko na ng 1 million. 1 million na, eh. Pagkumatas ako, ibig sabihin, pinayaw na. So, prinsipyo lang. Tugin ko na, manalo ka tao. Nagsama pa yung magkalaban sa mayor. Naging vice mayor niya yung kalaban niya. Pero maganda pa rin yung kinalabasan ng boto. So, hindi man kayo palarin, pinanad man kayo, para kung sinya na lang yan, pagdeklara ng revolutionary government, ha? Automatic na lang eh. Si Tico ay bababa at i-re-appoint ulit. Kung nanalo si Amay, tatanggalin ko na, ibalik siya. Ha? Na vice governor. Ganun na yun. So, ito ang solusyon. Revolutionary government. Wala nang iba. Ito, isipin nyo. Bakit lagi nila sinasabing may sakit si Tico? May cancer. Maraming klase kasi na pwede siyang patansigin. Patayin siya. Pag pinatay siya, in-assassinate, mas lalong mag-aalsa ang masa. Magkaroon ng destabilization, mag-people power na sinasabi niya, mag-kumita, hindi rin umubra. Mataas ang rating niya. Mataas pa rin ang rating ng ating pangulo. Alam niyo kung anong pwede gawin sa kanya? Lalasunin siya. Yan. Wala, kasi kaya kinukondisyon nila ang taong bayan na may sakit siya. So, dapat yan, pantayan natin. Kung ano man mangyayari kay Dico, tuloy po ang Revolusyon Duterte. Hindi pwede yung mga tinawan sinaruni ang papalit. Dahil wala nang nangyayari. No? Pasensya na kayo kay mga dating liberal party, huwag mo kayo masasaktan. Pero wala nang nangyayari kayo. No? Tinagal na kayo. So, yung sinasabi ko, uuwi po tayo ulit pagkatapos natin tumain, pagkatapos natin marinig si Boss Amay at si Ray, uuwi tayo lahat. Ha? Balikan ninyo yung barangay ninyo. Kayo ang mga naniniwala kay Tico, kayo ang naniniwala sa Revolusyon Duterte na ito ang solusyon, mag-organize po tayo. Ha? Ang reward ninyo, nag-organize ito. Pag-take over nyo ng barangay nyo, kayo na ang kapitan, kayo na ang kunsyal. Pag-take over nyo sa munisipyo, kayo na ang mayor, vice mayor, kunsyal. Maraming salamat. Mabuhay po kayo lang. Maraming salamat po, Karoti. Huli, tinatawagan ko po ng pansin para magpagbigay ulit ng magandang pananalita si Carolyn Salazar ng Marycelle. Sir. Southern Leyte. Correction po. Maraming salamat po at magandang umaga sa ating lahat. At nagpasalamat ako na nandito ako ngayon sa harapan ninyo magsalita. At nagpasalamat rin ako kay ating buting leader na si Bishop Nilo Tayag at sa kanyang may bahay na si Kainjil at yung ating Dutiing Council Chairman ng Northern Samar na si Reynaldo Abdani at sa lahat ng mga kasama ng REBOLUSYONG. Kaya ngayon nandito tayo ng tulong dahil sa mga problema ng ating mga bawat barangay o siyudad ng probinsya. Isalaysay ko lang po yung mula nung ako'y maliit pa,
At sa iyong tatay ko ay isang kagawal ng barangay ng Southern Batulite. Ako po yung tagal Batulite. Dugo ko na mga Salazar family. Anong nagising ako na mulat ng dahil sa politika? Ang Salazar family po ay kilala po sa buong Bato, Southern Leyte. Sila ay mga dugong political ng bayan. Kaya po ako nandito ngayon dahil isinusulong natin yung Revolusyong Duterte na sana magkaisa tayo, magsama-sama tayo dito sa Revolusyong Duterte. Ikwento ko lang po yung karanasan ko doon sa political doon sa aming lungsod. Ang political doon sa aming lungsod namumuno mula noon hanggang ngayon hindi ko na sila kilala yung mga kanilang mga pangalan at walang improvement yung lugar. Nung ako'y umalis ng Leyte, ako'y 15 years old. Dahil sa ang tatay ko, kahit kagawad, hindi siya korap. Walang pirang ipaparal sa akin o sa aming mga magkakapatid. Nagbakasakali po ako napunta ng Maynila na bakasakaling makapagtrabaho ng maganda, makapag-aral ng maganda, eh hindi po natupad lahat yun dahil may inaap po ang kalooban po noon. So ngayon, balikan natin yung Bato, Southern Leyte, para sa mga mayor doon, mga nanungkulan sa Alonso. 25, 26 years ako sa Maynila. Napag-uwi ko ng May 2017. Wala pa pong improvement yung lugar namin na nakikita po. Isa lang po ang dahilan doon, doon sa nanungkulan at yung sinasabing korupsyon at pananamantala ng ating mga politiko. Yun po ang dahilan na kung bakit ang lugar namin ay wala pong asenso. Sa Bisaya pa, asenso. Opo. Siguro naiintindihan nyo naman siguro yung salitang asenso. Dahil po tayo ay wari-wari at sa Bisaya ay hindi po nagkakaiba yung mga lingwahe. So na nakikita ko na ang korupsyon din sa bayan namin ay wala pong tigil. Dahil po sa mga sinasabi nila kanina na yung mga taong sakim sa kapangyarihan na nanamantala ng kung sila lang ang gusto na makaupo palagi na sila lang ang laging may pira kaya pira-pira ang usapan kaya pag talagang malagang pira hindi ka mananalo yung mga politiko na tupad sa tungkulin at hindi korap. Nandito si Roger Salazar sa inyong harapan na nag-organize ng Report Duterte sa Leyte na isulong yung Report Duterte at sa revolutionary government na ito lang po ang magbutol ng kanilang mga gawain, mga korap sa ating lungsod para maulan po ang ating mga kababayan Pilipino. At yun lang po, marami pong salamat. Maraming salamat, Karolyn. Muli po, kakaroon po ng pansin ang ating chairman ng Women's Children Bureau, si Karol. Magandang umaga po sa inyo lahat.
Magandang umaga. Aga. Gusto na ba? Hindi pa magigugo ko man o. Okay, papay na aga na aray kita yan. Yan lang sa pangako. Oo. Maraming salamat sa ating tagapagpakilala. At magtatagalan na lang din po ako. Medyo hirap at medyo may halong Bisaya ko. At hindi rin ako maiintindihan ni Kahindi. Ano may bahay po na ating napakasipag. At walang sayang, wala siyang sinasayang na oras. Para pakiramdam nga namin niya na magkakasakit ata ito pagka hindi nakagala ang bahay. Minsan nga daw, malita namin, ipukulong na rin sa bahay. Okay. Palakpakan po natin ang ating pong chairman, Bishop Kaya. At ang ating pong masipan na humabol, galing pa po ng Tarlac, si Karonda. Ayan, humabol po siya eh. At dito rin po, ang probinsyano, si Amay. Probinsyano, si Amay pa, ano? Amay, Bisaya. Ayan. At nabi, Amay, Bisaya. Okay, right. Ay, Bisaya. Sanay ka na. Okay. So, ang ating mga kasama at ating si Kakamino at napakasipag din po natin na kasama bagamat may nararamdaman ay wala pong reklamo. Makarating lang po kami dito, makaharap po at madaw-pampalag po kayong lahat. At masaksihan po natin ang panunumpa natin lahat para sa pagsuporta sa revolutionary government. At para rin po sa pagsuporta na dito sa likod ko, si Carolyn, ayan. Muntik pa kami hindi makarating kagabi. Muntik na lang, nasa likod namin siya, nasa tabi namin siya. Okay? So, sa mga kasama ko na nandito rin, at sa inyo lahat na nakarating dito, pagawang malayo-layo po ang ating pinanggalingan, mga barangay na pinanggalingan, mula dito sa kabuuan ng Northern Samar, alam po kung gano'ng kalayo, dahil kami man, ganito po kami, 200 meters po ang tinakbo namin ng pinagligawan namin. So, ramdam po natin yun. So, welcome sa inyo lahat at magandang umaga po. Tayo po ay nandito. Nakakatuwa po dahil sa dami natin na nandito, sumusuporta para sa Revolusyon Duterte, para Revolutionary Government. Narinig naman po natin yung paliwanag kanina ni Carino. Ano nga ba itong Revolusyon Duterte? Hindi po yung ibig sabihin po yung iba, natatakot po magpunta, natatakot pumilap ng word, natatakot makinig. Dahil nakala nila natatakot sumama dyan, ayoko sumama dyan. Bakit? Kasi pagmimilga lang yan, gulo lang yan. Di ba? So, hindi naman po yun ang, yun, hindi po yun ang punto natin dito. Okay, lang gusto lang po natin, lahat dito nagpahayag ng kanilang mga problema ng bawat lungsod. So problema sa droga, problema sa korupsyon, lahat po yan ay ang gusto natin limiti ay ang pagbabago. Tama ba? Lalo-lalo na sa hanay nating mga kababaihan. Sa hanay nating mga kababaihan, ang daming minamaltrato, ang daming nare-rape, ang daming naabuso. Hindi alam kung ano yung karapatan nila. Wala nang nagtatanggol sa kanila. Pagdating sa DSWD minsan, hindi na sila pinapansin. Di ba? Pagdating naman sa kabataan, sa mga bata, kabataan ng kabataan ang mga naiintog sa droga. Di ba? Ang dami ng mga bata na nakatampay na lang sa kalsada. No? Wala na po yan. Hindi na po yata natin mapipigilan ito sa ngayon. Nilalapit man natin ito sa mga nakaupo sa atin ngayon, pero mukha yata hindi pinapansin. So paano natin ito mariresolba? Mariresolba natin ito kung ididiklara na ng ating Pangulo ang Revolutionary Government. Yun lang ang mga magandang umaga po sa inyo lahat. Women's Children's Chairman, Kakaro, maraming salamat po. Muli po, hindi po paintulog ng ating guest speaker, Bishop Tayag, para kilala po yung ating pinakihintay, yung taking po ng ating chairman. Isa pong malaking karangalan para sa akin, ipakilala ko ang susunod na magsasalita, pagkaman siya mismo ang magsasabi na siya ang isang paglito sa naranang tradisyon ng politics.
principles, politics without ideology, politics without program. I came in contact with the EBDANE family through my association with the then Colonel Amoynes EBDANE. He was the provincial chairman and provincial director. We call them provincial commander. They were called provincial commanders. He was the provincial commander of the province of Malaysia. We command, itinalim na namin ang binhi ng ideolohiyang Pilipinas. Sapagkat sa pamamagitan ng kanyang masugid na papaliwanag at masugid na pagtangkilik sa Pilipino ideology, ipinalagaan namin sa mga kabataan ng Malaysia ang Pilipino ideology. Pero paman ay matagal kaming eksama, naging speaker namin siya sa aming lohya, lunch, responsible party lunch number 199, Free Masonry, hanggang siya ay naging Supreme Grand Master of all nations of all Philippines. So, our speaker today, and our inductee, for Revolusyong Duterte, comes from a brilliant line. They are not merely politicians, but they are intellectuals and well-educated family. So I had the good fortune of meeting him when I also met June Etani, a respected and non-crop member of the Bureau of Terror Review. And sa pamamagitan ni Amay, ay nakilala ko ang ating provincial chairman ng Northern Samar. Sa pamamagitan ni Amay, kilala ko ang pagkatao. Sa mismong oras na yon, ay nagpasya ako na ito ang taong dapat na maging provincial chairman ng provincial council ng Northern Samar. Palakpakan po natin. Thank you.
Siyempre, ang ating maginong araw, Kuya Miba, ang ating magiging magiting na magkahuhubog pati sa revolusyonaryo government. Siya magkaano sa ating hindi. Ang ating utihing asawa ng ating late Convenor, National President, National Founding Chairman, si Bishop Canelo tayo. Siyempre, ako na mga kabuktuan na makusog ka na sa pagkos ka. Magsugat man sa nakong mga kamag-anak, kabrad, salamat, kayali ka mo. Nag-iimpos ka. Alam ko na sobra ang iyong pagkasumprisa. Yun nga ang kaloka, nano, kaya ang iyong sayo masangkay, ordinaryo, natawa. Kaya din natin ito sa iyo na. Pero ay public servant pagkakas for almost 20 years. Servicio. Sinuari mong dating bahay na sinuari. Si Canelo, sa tuna namong bit, iya ko gimpa batin. Nabagaw niya, kinahanglan ko si Patatapuran sa Norte, sa Usaka. Nabagaw man sa Nilo, Boskasangkay, iyaw na ko, Bishop, may rekomenda sa iyo ng mga magagaling ng mga abogado, magagaling na opisyon na mga pobre na pwede mamuno sa probinsya sa sana. Walay mo na rin sa mag-respond ako ng pag-rekomenda. Lumipas! Ang pinakasimang, ang iyo mo sa sangkay, ginpukal, sinturong sa Pilipo. Mata ko, pagkita ko na si Bisa Taya, natawag sa iyo mo sa sangkay. Ako gindiretso, ginbato ng Pilipo. Bago Bisa, magandang mata ko. Ray, kamawata, anak ng ginahatag sa inyong posisyon sa Duterte, Revolusyong Duterte para sa revolusyonary government. May boarding pass ka na. May ticket ka na. Nasyak ako. Wala yung bang dimbaton sa natin ng ligumpa ng official, sa founding chairman. Opo. Opo. Para yung upo na lang. Katapos yung usap nilipo, nakapag-upo na lang, nakapag-kumita. Sumagi sa isip ko, natama na akong desisyon para patubagon hindi ang nako na mabugat na responsibilidad para hindi sa pagkasikaso sa Northern Samar. Bihan na ka, awin ako ura-ura na natong probinsya. Na number na tayo sa pinag-poorest na probinsya ng Pilipinas. Naisip ko, nabasa ko man sa Fishpond page ni Presidente Duterte na ang revolutionary government ang solusyon. Para hindi na itong mga trapo, mga oligar, ato na ibarahaw. So, dakuha na akong pag-asa
Tumasa na akong kompetensya para tumano ang responsibilidad bilang provincial council chairman sa Northern Samar. Isang bakon, bako ba? Kalipin na nila mga noldasa. Sina Bayo, sina Paul, sina Governor Hope. Pero waray kawagay na akong determinasyon. Tungkol na pumasok sa akong na akong prinsipyo. Ngayon yung mga tao, ura-ura na katrato, mga uligan, sira ang mga gimimiti na sa mga uligan na isusukat pa ni Bishop Kanilo Tayag na 50 na kapamilya ang nagpapaingot sa natong bansa. Milyon-milyon ang mga Pilipino na nagkukuri, tumigang sining ang mga uligan. Nano mga uligan? Mahal niya siya, Musyabal, Gugugwi, Ocampo. Dabuhin niya, 50, isipin mo. Pira ka milyon kita ng Pilipino na pinaiikot na kita sinig ang mga oligark. Na hingagamit nila ang mga trapo ng politika. Kumusok na naman ang nakakumulang, unaskog na naman. Bakong dako ang laban sa Revolusyon Duterte para revolusyonary government. Kay maawin din ang solusyon na hindi ng mga tao na nagpapakuri sa atong gobyerno, sa atong probinsya, magkawaran din na magpumalik na sila sa Amerika, magpumalik ng mga siyudad ng Panadira ng mga ikuha sa atin. Warta nga doon ito, dapat kita natin sinabak. Sumagi na naman. Hindi pa ako politiko na tao. Napauura na lang kayo. Yun na naisip ko na almost 29 years public servant. Damo sa halos maigot ko na sa inyo ito sa bukos ng Pilipinas. Gimbilan ko ang akor ng mga tao na nabuligan na isalba. Di ko naman mabila na lang. Daw ko pa siya naman kaol. Daw ko pa siya bayan. Daw ko pa siya ng inyo ito. Sira, gimpapalit lang kamo. Kaya kayo, kayo sila nga abang kasakayan mga kapagtuan nila sa Norte na mag-ubay tapat malimpyo ang tao na umot na nagsiservisyo sa atong mga kasi publikano. Nano, may kakayahan ka mo? May kwarta ka mo? Na ada sa bundiga na ginaawag na para ihulat para yung palit sa mga boto. Ako na nababang ito para maharap ni Bisan kung nalo ang sistema nito. Na Bisan Barangay Election naabot 7,500 ang bawat bilin ng boto kini sa ato. Aanong pa? Isipan mo natin yun. Barangay Captain nag-upisa sa 3-5, 2-5, 3-5. 9,000, umabot sa 7,000. Alam mo, sino ang ipapakorea din eh? Kaya ako nag-desisyon. Mahabuli ka ko. Bakit gumitlo na ako sa sarili. Nanagaw mo na tarawat sa responsibilidad. Nakaupo na ako ang prinsipyo. Anak kong siya ay kapag-isaw ako nagamit sa prinsipyo para gampanan ang obligasyon ng Provincial Council Chairman sa Northern Samar. Kaya sa ina, aram ko nag-iisip ko, Papa, grabe ko naman yung siya rin. Kaya doon kayo, gimpilig
ni Bishop Tayag, ito nga, CIDG man ito. Tama, CIDG yan yung boss ka sa pagkakas. Pero damo kita ng muniga. Damo ang lato ng servisyo. Ganitong pira kasi pala na nagbigay pa na nakakumbinsi at pagpapating sa araw ni Bishop. Pero kung naman siguro na naging mistake kasi na. Na kung sino ko nang kinasingkasing na ikigupo ng provincial council sa nato na namiga, sa North Pisang sa ato. Kaya sobra, sobra, Bishop, maraming salamat. Buong puso ko, paninindigan ang hamon bilang provincial chairman ng Northern Samar. Kailangan kay tungod sa iyo nga ABP. Kamu ang akong kusog, kamu ang akong upang, upang kita atong isulong ang Revolusyon Duterte para sa revolutionary government, para mawala na ilang mga trapo, mawala na ang mga oligarch, para nakahigot sa atong mga gamot sa atong presidente, matangkas na na itungkol sila ng revolutionary government. Kaya maawag nila ang madali na solusyon para magkawaran na ang problema. Kaya kung hindi yung mga tao, magkawaran na ni mahatagan na siyempre ang mga mag-upay ng mga tao, mga listo, o wala mga bahit sin corruption o panglugo sin kapwa sa tao. Kaya diri ko na pagpaharabaw kay ginisplika naman ni Bishop Nilo Tayag ng Karunyong Sito sa Revolusyon. Pagpapasalamat ka lang sa iyo sa iyo makusog na suporta. Nga ato ninyo palawakin, paintingin ang pagkumbinsi sa natong mga kababayan na lalo tumatag ang Revolusyon Duterte para revolutionary government. Maraming salamat sa inyo lahat. By virtue of the Farmers' Festival.
convened by the National Legislative Committee, National Council, and the National Congress, you are hereby appointed to the position above stated with all the powers and privileges appertaining thereto. As such, and in view of the above, you are hereby directed and enjoined to sustain the principles and beliefs articulated by the movement and organize the people under your areas of responsibility in preparation for a revolutionary government under Revolusyong Duterte. Given this 8th day of October in the year of our Lord 2018 at Northern Samar, Philippines. Bato, magalang ko.
Karoon lang ng tipid ni Pisa niya. Ano ba yan eh? Ah, yun. At saka ito, masarap na kasama. Sa dalo, kasama mo ni siya. Hindi magasto. Kasi, ay sa... Walang kainan, walang tulugan, pwede siya eh. Pwede ka sa civic living. Go. Ganyan, ang puso na kung pag wala mo, pinulang ba? Civic living. No. Ngayon na sa ibigan, ako'y nanggaling ng Bohol noong Martes. Umuwi ng Maynila, nakita kami ng hindi na kapin. Pupunta kami kay Bohol Ibidal na malapit ang lumaya at tatakbong senador. O, tumuloy ako ng Lavezares. Sabi ni Chairman, kami kailangan ng punta. Sige, sir. Chairman! Dabo daw. Mag-iroplano ko. Hindi, magbasa. Dala ko ka daw. Sige. Sige, hindi. Ikot ako na ikot. Sige, hindi. Siguro, wala ba sa tarpan sa mga. Yung pala, hinakot kami ng bat, hinalak kami sa ilalim. Sa kumamay, ilalim na ang tuwason. So, sabi ko, ang sabi ko niya, Chairman, ang pasahe dyan na 580. Nagkina ako ng seminary, sobra-sobra ko ba? Pag tanong ko, magkano ba? Masaya namin sa alis, sana 1,000 ko. Pero ito, pwede ba kayong sinturon? Ayaw malis na si Linda Tapin, ano? Hindi kasi doon may shooting ako, sabi ko. May shooting ako ng probinsyano. Pero salubungin ako ng EBDANE family. Sige po, doon na lang si Linda pagdating. So, huwag niyang bumaba ang ay nang hindi kami mag-release. Sabi ng doktor, bumaba ako bago mag-Lavezares. Sa punta, tatakas ka. Hindi, hindi na. Pero sinagaw ko naman ako ni Boy Boy. Boy, tunay na walay ka talaga. Walay mo. Sabi ko, dito ko sa Italian family. May shooting ako provincialo at saka yung Commander Kikyam. Commander Kikyam ako bina ron. O bating ako nasa bundok hanggang sa bundok ay tayo. Yung isa pa naman, ang pelikula ko, anak ng waiting. Ayaw ko saan ang nag-waiting, pero binanggit ni Kikyam na nag-waiting na ako. Ang maganda sa waiting, dahil nakapagbigay ka na ang pang-leksyon, kanya, ang hindi mo lang kinamin, naging asawa mo tatlo. Hindi, hindi mo yung pino eh! Ang joke lang ako. Kamukha ko yung ni Katrina. Katulad ng Dixon ni Kalino Bishop, Alice Dixon. Asawa ni itong nasano, katulad ng sano. Ngayon mga kaibigan, tinatanayan ko lang po na witness ang dalawang mata ko at ito ay propaganda ko sa buong Pilipinas sa video. Naka-YouTube tayo. Palagbaga natin si Camino yung pagkakaman. O, alam mo, yan lahat ng lakad ni Camino yung nagmumunitor. Nung birthday ko, nandiyan din yan sa Annabelle ko ginawa at Annabelle restaurant. Ang bisita ko, simple lang na tao, Bongo. Kay Basko, Kabinet Secretary, Bongo, Senador, Ininda Babin, Anthony Casillo, Marban Villegas, Dr. De Niro, si Dick Pinobel, Hip Laki, ang kasama rin, nag-alabisari din ang kapatid niya. At saka si Bishop Nilo, wala kang kasama nung Bishop? Wala. Wala ka. Tawag ko, sino nga rin ang Bishop? Masama, tawag sa Diyos, di ba? Isya, sa buhol, hinanda ka kita. Pagkakaya ka na. Si Ma'am, ipasyal ko sa Panglao, sa Loco Weber, sa Floating Restaurant, sa Chocolate Hill, Tarsier. Ngayon mo kung ang Tarsier, ako ng Tarsier. Ayun mga kaibigan. So, nandito tayo lahat, mga galing kasi pa ibang barangay. So, masaya na ako. May mapiling ako kung magpatuloy ang Kalachuki Production. Nagawa ng pelikula ko sa Pagita kahit matis ang Reyna. Yung isa ko, Deng siya. Bayan pa siya. At
Yan po ang gagawin natin. Bukod dito sa ginagawa ko, portrait of my love. Kami mga heart carrier kay Nuno Bangay, AP Kison, Kim Presanto, Rich Cortez. Pero ang kalaban natin, mga monto na bakla. Okay, yung isa kong pelikula, IP man. Yung karatistang ikip, si Dong Ye, ako si Dong Be. Igurot ako na inawo yung lupay namin, kaya ako lumaban. Kung mayroong karot man, ako yung repolyo man. Polyo ang roon ko, may polyo. Dito si Fred Tanobio. Si Fred Tanobio, kasama ko sana magbida sa pelikula. Nagalit ang pilay sa haba ng tour. Naglalakad siya sa nunay ko, Fred, doon siya nagalit. Pero, nauna na siya eh. Alam mo, pinagkasal ko siya ng mga kailahan para sumay ka ako. Nabatay, si Kito, si Lourdes. Para, kalito. Tatang kumingan, Dejo, Verde, Premier Costas, Report. Sabi ng Viva Bell, Amay, paano kita binating hita? Eh marami pang sikat. Kaya nga po, Big Bill Rosario, pagbalik ko, lahat yan. Patay. Eh, hindi ko ako na nanangin. Talagang hindi na kanan sila lang makiros. Parang yung mga pabukyan natin. Sa Tanay Farm, may boss, may katabit. Sa Martino na matay. Talagang hindi na napisting niya ba. Ngayon, mga kaibigan, Vice President ako ni Nelda Papin, Chairman ako ng Labor Party sa Bohol, Chairman ako ng Personary Government, binigyan ako ng opportunity ni Bishop, kaya masaya na ako sa buhay ko, kahit hindi ako manalian ng imam o lecho ko. Binukasok ko, may inbaw pa. Pero ba? Wala yun. Ikaw na lang isumba. Pagdating ko sa Lavezares, malakas ang loob ko, parang Bohol ito, parang Maynila. Kasi may inaasahan ako rito, pero ako rito, hindi ako makalapit. Yoyong Martiris. Teka, bigat ko yun eh. Naubos na lang ang loob na. Wala pa ako pamasko. Okay. Si Vice Mayor, ano yung restaurant mo dati, Vice? Dito may restaurant na sunod sa Yolanda, ano ba? Ano? Sa Salis? Salis? Masa sisig, pata, masa nagluto to, tsaka yung sa open, titi na baka, ngayon? Asok ng birbahe mo. Paborito ng bichat. So, kaibigan, ako po, kaibigan ko si John Rosales, yung mayroon ang katama, yung maliit siya, guwapo na lagi na ka sa long trip. Kasi may tatong din ko yan eh. Kaya nag-along trip lagi, may tato. Babae ang nalagay niya, takot siya sa asawa. Takusa yun, takusa. Pero hindi sa katarman, Bohol, guro sila dyan sa katarman. So, noong araw po, magkakabit pa ang Bohol, ang katarman sa Amar. Kaya ang mga taga-Bohol, nagtitinda ng kumot, mga panik-panik, mga kalamay. Ayan, kaya si Presidente Duterte, pinanganak sa Asim Leyte. Kahit ka na siya, na may pagka taga-Bohol yan, mamawa. Ito na, sige biyahe sa una, mga kunsa-kunsa niya, moto man, abdan sa Asim Leyte. Nag-aral din si Presidente High School sa Bohol. At ako po, nasa office ng Cabinet Secretary Basco. Ang tawag sa akin, PSG. Di ba may Presidential Security ko? Ako, PSG. Si Bilyan ako, di man gusto si Basco Security niya military. Kahit hindi ba sila, Rebel Presiden. Ako ang PSG kung tawag Panglao Security ko. Yun ang tawag namin ng asawa niya, anak, mga kakilala. At si Amay ang PhD ni Ibasco. Noong araw pa, nagkampanya pa kami sa Lunita, mga salita, si Bisha sa Lunita. May 8 ba yun? Oo, kami ni Carolyn Baliruso, no? Ayun. Hanggang sa Pangasinan, Subic, Cebu, o sa Lutor, kami magkakasama. Ako po, alalay ni Fernando po at inaanak
Pero ang kinampanya ko, mula nung kampanya, mula nung ano ba, simula, si Duterte na dahil taga. Dapat, siyempre, apil ko, Bohol ako, part of Bisaya, si Ibas ko, taga Binaran, ang Maribohol, City, Mayor siya doon. Doon siya naging rebel press. Diba? Matuntanin ko ang siling ni General Ibdane, ang original na baluy sa Cordillera, si Padre Pasco. Medyo ilan ang gini-publicize ko. Anyway, gusto kong sa ito kinanta ko sa Canada, Vancouver, Singapore, Malaysia, religious song. Pag kinanta ko ito, parang na-pre-over ko na. Kasi meron din tayong mga kasalanan. So, hindi na magdasal ako, na mataintim na nasa, kakanta na lang ako, beginning itim. Kaya pagkakataon nyo ito, nagbira ako pumunta na ito, diba? Palakpakan nyo lang ako. Ang atong inte, ang atong bisita, tanan, kabuktuan, mga sangkay, maupay na padlaw sa inyo. Ang atong chairman, ang paglaong ng mahirap at kumpre, si Rey. Mi turo na, mga ano, 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 ano,
So, so maraming salamat po. Naghintay na. Sinaksak na yung ulit. Para sa inyong lahat po, basta ko po, may pelikula akong IP Man. Yung IP Man, ang video dyan sa Chinese, si Dong Ye. Dong Ye. Instructor ni Bruce Lee, ni Chuck Norris. Dito naman ako yung kumumbi. Okay? IP Man, indigenous people. Yun ang sabi ko sa Arirabel. May shooting ako rito. Na-review ang Lavezares sa parang Bagyo. Okay, so, salamat po. Kung gusto niyo kumanta, kayo na lang. Thank you, brother. Special congratulations po sa ating chairman ng Secretary of State. Mabuhay. Mabuhay ang Lavezares. Mabuhay sa iyo lahat. At pabalik ako dito sa November 1, undas at magbukong sa mga buhay. Dito tingin. Dito. Yeah. Duterte. Okay. 1, 2, 3.
wanting.